Samahan niyo ako guys, gusto ko mamasyal dyan sa gilid lang namin sa park. At pag-usapan naman natin yung mga OFW, Filipino OFW na may visa at walang visa. Tingnan natin yung pagkakaiba ng mga OFW, may visa at walang visa. Yan ang topic natin pag-usapan ngayon habang tayo naglalakad-lakad dyan sa nagpapahangin. Yan, tara guys, samahan niyo ako. Tayo lalabas na. Na dito sa highway, walang masyadong kalat. So yun na nga guys, no? For today's video, ang pag-uusapan naman natin ay yung may visa versus walang visa. Ayan. Alam nyo ba na ang mga Filipino worker sa Israel ay may tuturing na isa sa pinakamalaking bahagi ng migrant worker dito sa Israel? Tinatayang nasa 30,000 hanggang 50,000 ang kasalukuyang bilang ng mga OFW, kasama na sa bilang ang mga non-documents o yung mga tinatawag na walang visa o walang bala. Ayan. Yan ay sa kasalukuyang taon, 2022. Ayan. Alam naman natin na ang Israel ay isa sa mga bansa na hindi nagbibigay ng citizenship sa foreign worker. Meaning, kahit abutin tayo ng ilang taon sa pagtatrabaho dito sa Israel, ay hindi tayo magkakaroon ng residence visa or immigrant visa. So, ang choice mo lang ay kung sakaling naubusan ka ng visa, ay umuwi na ng Pinas for good or magtiinti ka rito para tuloy-tuloy ang iyong kita at upang tuloy-tuloy ang padala sa Pinas. Ayan. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-ingat na huwag masita ng immigrant police, ng immigration police. Kailangan kapag nasa kalsada ka o sa tuwing papasok o lalabas galing sa trabaho, ay magmasid ka muna sa paligid kung may pulis. At para naman sa may visa, wala kang dapat iwasan o ipangamba. Ayan, sounds interesting ba? Topic natin ngayon guys. Huwag mong kakalimutang mag-iwan ng comment dyan sa baba. At kung nag-i-enjoy ka na rin sa ating usapan ngayon, huwag mo na rin kalimutang i-subscribe ang ating munting channel. At pindutin mo na rin yung bell button dyan sa kanan para ma-notify kayo at mauna kayong makapanood sa mga bago kong upload na video. Yan. So tara na at pag-usapan na natin ang kagandahan ng may visa at walang visa. Sa may visa, siyempre number one yung employer. Para sa mga bagong dating sa Israel, sa kanilang employer ay may chance pang humanap ng mas magandang trabaho o mas magaan na trabaho kung sakaling yung inabutan nilang trabaho na nakuha nila dito sa Israel ay mabigat para sa kanila or mahirap gawin para sa kanila. May mga incidents kasi na yung nagparating sa'yo na employer, ang alagaan mo pala eh doble ang bigat sa iyo. Tapos mas maliit ka, mas malaki yung inaalagaan mo, hindi kayo compatible kung kumbaga. So pwede kang maghanap ng mas magaan na trabaho. Pwede kang lumipat. Ayan ay para doon sa mga may visa pa. Ayan, pero kailangan mong mag-report sa agency mo at pwede ka na ring lumipat ng trabaho after 3 months
mula nang makuha mo yung unang trabaho mo. Or kung talagang hindi mo kaya, sabihin mo sa agency na sobrang bigat, hindi kaya ng katawan mo. Ayan. Pero ang valid dyan, 3 months bago ka lumipat. So take note, gagawin mo lang to pagka nahihirapan ka or nabibigatan ka doon sa nakuha mong trabaho. Versus doon sa walang visa, wala kang aalalahanin. Kung mabigat yung nakuha mong trabaho, anytime, pwede mong ayawan yung nakuha mo. Pwede kang pumili ng mas maganda. Pwede kang ura-urada, lilipat ka ng trabaho. Diba? Dahil wala kang visa. Yung iba nga, tinatakasan nila yung trabaho nila Pero huwag niyong gagawin yung guys ha. Kasi iba yung batas dito. Posibleng makulong. Ayan. So number 2, sahod. Ayan, siyempre para sa mga may visa, mayroon silang fixed or regular na sahod monthly. Ayan, versus sa walang visa, ang tawag sa kanilang sahod ay kita. Kung magkano ang pwede nilang kitain ay depende yan sa kanilang sipag. Pwede silang kumita ng times 2, times 3 or higit pa. Higit pang mas malaki, mas mataas kumpara sa sahod ng may visa. Ito yung tinatawag na diskarte mo. Kung gaano kalaki ang gusto mo. But no work, no pay. Yun nga lang ang pagkakaiba. Pag wala kang visa, ayaw mong magtrabaho, wala kang pera. Wala kang pambili ng pagkain. Yan. Number 3, yung benefits. Para sa may visa, syempre, kompleto benepisyo. Meron kang vacation leave, sickness leave, with pay yan. Weekly allowance na 100 shekel. Holiday pay, yan yung Philippine holiday natin. Meron tayong siyam na Philippine holiday na makukuha dito. Times 200, 360. Ayan, 9 times 360. Pwedeng ibigay ng employer mo yan kada buwan, siyam na buwan or isang taon, isang buong taon niya ibibigay. Ayan. Tapos yung yearly recapitation, yan yung parang sa Pilipinas bonus natin. Ayan. Siyempre, meron tayong health insurance. Magandang ano yan, magandang benefits yan. Dahil mahal ang mga gamot dito, kung ma-hospital ka, mahal din. Diba? Versus sa walang visa, kahit alin dyan, wala kang makukuhang benefit sa mga nabanggit na benepisyo. Yun lang mahirap sa walang visa. Kung gusto mo magkaroon ng health insurance, sarili mong gastos. Ayan, so number 4, yung health insurance nga, para sa may visa, libre ito. Bayad ng employer mo yan. Versus walang visa, nasa sayo nga yan kung kukuha ka ng health insurance mo, sarili mong gastos. Depende na lang kung makakuha ka ng stay-in na trabaho at sasagutin ng amo mo yung health insurance mo. Ayan. Iba pa rin yung may health insurance. Mahal ang gastos sa hospital dito, mahal ang gamot. So number 5, yung number 5 natin, freedom. Para sa may mga visa, any place you want, pwede kang mamasyal kahit sa ang sulok ng Israel o sa labas ng bansa, pwede kang mag out of country. Ayan, pwedeng-pwede yan. Basta i-file mo lang ng leave sa employer mo. Diyan papasok yung vacation leave kung gusto mong mamasyal, mag-tour sa ibang bansa. Yan, pwedeng-pwede yan. Dahil freedom nga. Kasama yan sa makukuha mong benepisyo doon sa employer mo. Kung meron kang visa versus walang visa, syempre may limitation. Dahil bawat galaw mo, takot ka na baka may huli ng immigration police. Gusto mong mag-tour,
Kailangan sigurado ka sa lugar na pupuntahan mo. Walang masyadong pulis. Eh minsan kasi may mga umaakyat sa bus. Chine-check yung passport ng mga turista. Katulad natin na minsan namasyal kami sa ano sa kabilang bansa diyan sa may Palestine. Eh umakyat yung sa border police. O sinita yung bus namin. Tapos tinignan ng passport, swerte yung mga walang visa na hindi natsimpuhan. Ayan. Hindi ka pwedeng magbakasyon kung wala kang visa. Siyempre, pag nagbakasyon ka, alam na, for good na yan. Hindi ka na makakabalik sa Israel. Yan yung bakasyon na for good. Lagi kang nag-iingat bago pumasok sa trabaho. Paglabas sa trabaho, tingnan mo sa paligid mo, baka may immigration police. So, yun lang kagandahan ng may visa at free ka sa huli. Ayan, pagdating naman sa sahod, panalo ang walang visa. Diba, lamang ang walang visa. Minsan ako nga naisip ko, mas maganda yata ang walang visa. Pero hindi ko rin ipagpapalit yung aking visa para sa kasiguraduhan ko na mas mahaba pa yung servisyong itatagal ko dito sa Israel hanggat gusto ko, hanggat may visa ako, hanggat buhay yung alaga ko. Ayan, hindi ako patago-tago kung hindi katulad ng mga walang visa. Laging nag-iingat. So, that's all for today's video, guys. At kung nagustuhan mo ang ating naging topic, please like and share this video sa mga kaibigan natin. Ayan. Please share, please like, please comment. Comment kayo guys ha. Binabasa ko yung mga comment ninyo. At masaya din ako na nababasa ko. Siyempre, masaya ako na nababasa ko yung mga comments nyo. Ayan at God bless sa inyong lahat. Yun lang ang kagandahan ng walang visa. Kakapagtrabaho ka ng per oras. Ang per oras dito, minsan merong 35. Ang pinakamababang rate. Yung iba, nagbibigay ng 75 per hour. Depende yan sa bigat ng trabaho. Ayan. Yung iba, pumapasok sa factory. 8 oras, 12 oras, tapos magpa-part-time pa ng linis bahay. Yung linis bahay, malaki yan. 60 shekel to 75 per hour. Malaki ang sahod ng per hour. Hindi katulad ng may visa, yung monthly, ang sahod namin, katulad ko, ang sahod ko, sa 24 hours, pumapatak siya ng 156 shekel. 156. 24 hours na yun. Hindi parang kumpara mo sa walang visa, parang ano lang, 3 oras lang nila yun. So malaki ang sahod ng walang visa. Yun lang yung pangamba mo na baka may huli, ganyan. Minsan nagkakaroon ng hulihan kahit sa ang sulok dyan, kanto-kanto, pag nag-order yung immigration, kailangan mag-iingat talaga. Yun. That's it for today's video, guys. No? Salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating munting channel. Salamat at please share na rin, ha, guys, para mapanood ng iba, mga relatives niyo. Baka may mga gusto mag-apply sa Israel. Ayan. Salamat, guys. Bye. God bless. God bless sa inyong lahat.